isang matinding pagkawasak ang nangyari sa teritoryo ng Pilipinas dahil sa kagawa ng China. Ano nga ba ang ginawa ng China sa ating bansa na ito'y nawasak? To destroy and prevent Filipino fishermen from fishing in the area. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang pag-aani ng mga klam ng China ay nagtulot ng pagkawasak ng 16,000 hektarya ayon sa isang pag-aaral ng SCS. Isang bagong pag-aaral ang nagtuturo sa dredging at clam harvesting ng China bilang dahilan ng pagkasira ng halos 20,000 hektarya ng mga bakura sa South China Sea o tinatawag itong West Philippine Sea sa ating bansa. Sa isang briefing sa Mandaluyong noong Huwebes, sinabi ni Asia Maritime Transparency Initiative Research Associate Monica Sato na ang giant clam harvesting ng mga mangisda ng China ay nagdudulot ng pinsala sa hindi pababa sa 16,353 hektarya ng bakura sa mga pinag-aawayang karagatan. Ipinaliwanag ni Sato na ang giant clams ay naging popular sa China dahil sa pagkakamukha nito sa ivory ng elepante. Ika pa niya, kaya't dahil ito'y pareho sa ivory, naging napakasakat nito sa China sa larangan ng statuary. Gayun din sa paggawa ng alahas at ibinibenta ito ng napakataas na presyo. Ang pinakamahal na process na giant clam ay ibinibenta sa halos 106,000 US dollars. Ang ulat na may pamagat na Deep Blue Scars, Environmental Threats to the South China Sea, kung saan si Sato ang pangunahing may akda, ay unang inalabas noong 2023 ito. Ipinakita ang kabuuang 181 larawan ng satellite na mga tinirhan at ditinirhan na bahagi sa South China Sea. Bukod sa clam harvesting, itinuro rin ng pag-aaral ang pag-aaksaya sa dagdag na 4,000 hektarya na bahura sa lugar dahil sa mga pagsusumikap ng China na magtayo ng isla. Sinabi ni Sato na pangunahing ginamit ng China ang dredging at landfill mula 2013 hanggang 2017 gamit ang paraang cutter suction dredging, kung saan ang mga dredger ay sumasalaksak sa mga bahura at inaamoy ang sediments sa pamagitan ng lumalangoy na mga pipelines. Paliwanag pa niya, sinubukan nilang isipin ang isang drill na dumadaan sa bahura. Iyon ang key essential na patuloy na ginagawa raw ng China. Kinilala ng pag-aaral na ang dredging ay laging nagdudulot ng pinsala sa paligid na kapaligiran. Ngunit ang iba't ibang mga nagmamay-ari ay may kasaysayan ng paggamit ng hindi mas mapanirang mga paraan ng dredging hanggang kumakailan lang. Sinabi nito na pangunahing gumagamit ang Vietnam ng clamshell dredgers upang hukayin ang bahagi ng mababaw na bahura at ilagay ang sedimentong ito sa lugar na tinuturing na landfill. Sinabi ng pag-aaral na ang paraang ito ay sumisir pa rin sa bahura ng mga koral, ngunit mas mabagal at nagdudulot na mas kaunting collateral damage sa mga paligid na lugar. Kapag isinama natin, natuklasan namin na ang China ay sumira ng 4,500 acres ng bahura sa pamagitan ng dredging at landfill. Ang Vietnam ay sumunod na may 1,500 acres ng bahura na nasira at ang Malaysia, Pilipinas at Taiwan ay halos walang epekto. Sila ay nakatulong ng mas mababa sa 100 acres ng bahura na nasira, ika pa niya. Isa sa mga may akda na si AMTI Director Dred Poling ay nagsabi din na ang tanging paraan para pigilan ito ay kumbinsihin ang Beijing na itigil ito. Ang anumang pagsisikap na pisikal na pigilan ito ay magiging walang saysay, ika pa niya. Kailangan nating makita ang isang pandaigdigang koalisyon na nagsisimula sa Timog Silangang Asya sa pangunguna ng mga nagmamay-ari upang mas mahusay na suriin ang pinsalang ito. Itala ito at sana'y makipagsundo sa ilalim ng Joint Marine Scientific Research at Fisheries Management Regimes sa mga nagmamay-ari sa Timog Silangang Asya, ika pa niya. Ngunit tila baga, sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, ay tila baga mas lumalabo ang ugnay ng China sa Pilipinas dahil sa umiinit na tensyon sa ating riyon ngayon. At ang mga pinsalang ito ay nagbibigay ito ng hindi magandang epekto sa ating teritoryo at sa ating planeta. Pahayag 11 verse 18. At nangagalit ang mga bansa
at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng ganting pala sa iyong mga alipin ng mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Kaibigan, binabanggit sa banal na kasulatan na darating ang panahon ng paghuhukom ng ating Panginoong Diyos na hahatulan niya ang lahat. At ang mga taong sumisira sa ating sanlibutan ay sisirain din ng ating Panginoong Diyos. Ang ating gagawin, mga kaibigan, ay pangalagaan ang ating mga tinitirhan dahil tayo ang mga tagabantay nito. Nagpapahiwatig na tayo ay faithful na tagapamahala ng ating Panginoong Diyos. Naway, maging laging kalugod-lugod ang ating mga gawa sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan sa aming mga pag-iisip kung paano po namin maaalagaan ang mga bagay na inyo pong binibigay sa amin. Maging ang aming kalikasan, ang aming katawan at ang mga bagay na mayroon po kami ay hindi po namin pagmamayari. Maging ang aming buhay ay iyo. Nawa, Panginoon, ay tulungan kami pangahalagaan ito at tulungan kami na ialay parati ang aming mga gawa, ang aming sarili sa inyo, dahil ito po ang nararapat na maging kapuri-puri po kami sa inyo pong banal harapan. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig at salamat sa inyo pong walang sawang pag-iingat sa bawat isa. Patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at gisingin po ninyo, Panginoon, ang iyong bayan at naway magkaroon kami ng wastong pag-iisip na alagaan ang aming kalikasan. Patawarin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.